Isang lalaki ang nagkwento tungkol sa kanyang karanasan sa Toad Village. Ang kanyang pangalan ay Zhou Xiaoshu, isang minion ng Flying Tiger Village, at ang kanyang mga magulang ay mga tulisan, kaya ipinanganak siya bilang isang tulisan. Sa totoo lang, hindi ganoon kaganda ang buhay niya bilang isang tulisan. Inakala ng mga tao na ang mga tulisan ay palaging kumakain ng karne at umiinom ng alak, ngunit mahigit isang taon na ang lumipas mula nang huling kumain si Zhou Xiaoshu. Ang dalawang taong iyon ay napakahirap. Walang ani at tigang ang mga bukirin. Kapag wala ng butil na kakainin, napilitang maghanap ng ligaw na gulay ang mga dukha sa paligid ng mga bundok. Ngayong araw, pumunta siya sa Toad Village kasama ang ikalawang pangulo ng Flying Tiger Village, na inakala nilang sasamahan sila ng iba pa. Sinabi ni Lao Er, ang ikalawang pangulo, na ito ay isang pagkana, ngunit hindi niya alam ang iba pang detalye, kaya sumama na lang siya. Maraming tulisan mula sa ibang nayon ang dumating din, ngunit pinipigilan sila ni Butler Huang na pumasok. Sinabi niya na kailangan muna silang magparehistro. Nakatayo ang lahat sa pila, ngunit gustong paikliin ng ikalawang pangulo ang pila at naharang siya. Akala niya ay medyo bugo ang ikalawang pangulo. Dahil hindi siya marunong magbasa at sumulat, hindi niya maintindihan ang nakasulat sa papel. Sinusubukan lang niyang tularan ang ginagawa ng taong nasa unahan niya, ngunit nahihiya siya dahil hindi niya maayos na mabuo ang isang bilog. Kaya, may nagbigay sa kanya ng lag-ari at sinabihan siyang magtrabaho mag-isa. Wala ring pagtutol ang ikalawang pangulo. Ipinagkaloob sa kanya ang gawain na magputol ng kahoy habang ang ikalawang pangulo naman ay inatas ang ilipat ang mga troso. Pagkatapos ng tanghali, may dumating na magandang dalaga at sinabi sa kanila na kung magsisipag sila, makakakain sila ng mga dumplings sa hapon. Ang mga dumplings ay mga luho na pagkain na tanging tuwing bagong taon lamang sila nakakain. Naalala pa niya na noong nakaraang taon, matapos niyang kumain ng isang mangkok ng dumplings. Hindi na siya nakapilit na kumain ng ligaw na gulay o tinapay sa loob ng ilang araw. Nang tanghalian, kumain sila ng mga dumplings. Ang mga dumplings ay may mekentab na puting balat, at may laman na karne at ligaw na gulay. Kumain siya ng tatlong mangkok, at hindi niya inakalang darating ang araw na makakakain siya ng maraming dumplings hanggang sa mabusog, habang naaalala pa niya na noong nakaraang taon ay pinagalitan lang siya dahil kumain ng dagdag na dumpling tuwing bagong taon. Sa gabi, binigyan sila ng Toad Village ng 5 kilo na pagkain. Pagbalik nila sa kanilang nayon, ikinwento nila sa lahat ang nangyari ngayong araw. Nagkaroon muna ng pagdududa ang lahat at hindi naniwala sa kanilang sinasabi. Narinig pa niya ang isang nagsabing makasarili ang village master nang hilingin ng ikalawang pangulo na ipadala ang lahat sa kanila sa Toad Village. Ngayon na nagkaroon sila ng kaguluhan, maaaring hindi na siya makapunta sa Toad Village bukas. Iniisip niya kung maaaring mangyari sa kanya ang ganitong kabutihan araw-araw. Kaya, bilang paghahanda kung hindi siya papayagan, magtatangkang tumakas siya mag-isa. Ang isang araw na trabaho sa Toad Village ay katumbas ng 5 kilo na pagkain. Kung magtatrabaho pa siya ng ilang araw, hindi na siya mag-aalala tungkol sa pagkain sa taglamig. Hindi pa nakakakain ang kanyang mga magulang ng pansit at baw sa loob ng mahigit isang taon. Napakasama ng taon na ito dahil matagal nang hindi umuulan, ngunit hindi niya dapat masyadong isipin ito dahil kailangan muna niyang matulog. Ilang sandali pa, sa loob ng Flying Tiger Village, sinabi ng ikalawang pangulo kay Gao Feihu na masarap ang pagkain na niluto nila at tama lang ang dami ng asin na ginamit. Tumawa siya nang sabihin niyang may tinikim siyang asin nila ng palihim at hindi nila matutuklasan ang kanyang ginawa. Habang kumakain si Gao Feihu, sinabi ng ikalawang pangulo na ipinadala niya siya doon upang alamin ang tungkol sa thunder spell ni Cheng Delay at nagtanong kung may natuklasan na siya. Sabi ng ikalawang pangulo na hindi pa dumarating si Cheng Delay ngayong araw. Sinabi ni Gao Feihu na sa susunod na araw na pumunta siya doon, dapat magdala siya ng mas maraming tao upang malaman nila ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Masigasig na pumayag ang ikalawang pangulo, na nagsabing pupunta siya bukas dahil gusto niyang kumain pa ng kanilang pagkain, at nakiusap na sumama siya dahil bawat pagkain ay may noodles. Sinumpa siya ni Gao Feihu na umalis na. Kinabukasan, dumating ang hindi bababa sa 1,000 bisita pa. Si Butler Huang, tulad ng inaasahan, ay may mahusay na kasanayan sa pamamahala. Ang ilan ay inatas ang gamitin ang mga bato upang magtayo ng mga pader, maghukay ng lupa, at maghurno ng mga ladrilyo.
Ang buong nayon ay puno ng masiglang mga tao. Samantala, si Miss Suho ay sobrang tahimik. Nakaupo siya sa tabi ni Cheng Delay at nagtanong kung bakit hindi siya lumalabas, kung saan sumagot si Cheng Delay na gusto niyang maging mas misteryoso ang kanyang presensya. Nagkalat ang mga usap-usapan na pinapalaki ni Cheng Delay ang kanyang cultivation at natututo ng mga thunder spell. Kung masyadong madalas siyang lumabas at makita ng mga tao na kailangan din niyang gamitin ang banyo tulad nila, mawawasak ang kanilang paghanga sa kanya. Tinatanong niya kung bakit nananatili siya sa kanyang silid. Sumagot si Cheng Delay na dahil maganda siya. Nanahimik si Miss Su. Patuloy na inasaran siya ni Cheng Delay, sinasabi na iniisip niyang siya ang pinakamagandang babae sa bundok, at tinawag siyang sinungaling ni Miss Su. Nagpatuloy ang mga tulisan sa pagtatrabaho sa mga truso at bato. Nang may nagsabing si Chin Man ay nagbubuhat ng 340 kilo na bigat at humanga sa kanyang lakas, mapagkumbabang sinagot ni Chin Man na hindi siya ganoon kagaling. Hiniling pa ng iba na ipakita ni Chin Man ang kanyang lakas minsan lang. Biglang binuhat ni Chin Man ang isang stone mill habang sinasabi niyang susubukan niya ito. Nabigla ang mga tulisan dahil ang stone mill ay tinatayang 450 kilo at binalaan siya na huwag masyadong pilitin ang sarili. Hinawakan ni Chin Man ang stone mill gamit ang parehong kamay, na ikinagulat ng ilang tulisan dahil sa kanyang dambuhalang lakas, habang nag-aakalang ang kanyang lakas ay lampas sa 500 kilo. Binigay ni Chin Man ang stone mill. Mapagkumbabang sinabi niyang wala siyang ginagawa dahil hindi siya ang pinakamalakas doon, at ang kanyang village master ay may 2 beses na lakas niya. Pinapanood sila ni Cheng Delay mula sa bintana at napagpasyahan niyang oras na para magpakita. Tumayo si Miss Su at pinanood siyang umalis. Bamantong hininga siya sa labas ng kanyang bintana nang makilala ng mga tulisan si Cheng Delay at humiling na ipakita niya ang kanyang lakas. Hiniling ni Chin Man na makipagsapalaran ang kanyang village master sa kanya, ngunit sinabi ni Cheng Delay na wala siyang oras para doon at pinayuhan siyang bumalik na lang sa trabaho. Maliwanag na hindi natuwa si Chin Man, tinanong niya ang kanyang village master kung tinututulan ba siya. Sumugod siya diretso kay Cheng Delay na nanatiling kalmado. Handa na ang kanyang mga kamao na atakiin, ngunit hinadlangan siya ni Cheng Delay gamit ang kanyang kamay. Nang inig ang kamay ni Chin Man mula sa paghadlang, at nahirapan siyang hawakan ito, inutusan siya ni Cheng Delay na umalis habang pinakawalan niya ang kanyang kamay, at lumipad si Chin Man sa kagubatan. Nilapitan niya si Chin Man na nakahiga sa lupa, at tinanong kung maayos lang siya, na sumagot si Chin Man na maayos siya at nagpapasalamat sa kanyang pagiging magalang. Nag-alok ng tulong si Cheng Delay at binalaan siya na huwag maging padalos-dalos sa susunod dahil masasaktan siya kung gagamitin niya ang higit sa 60% ng kanyang lakas. Napatingin ang mga tulisan na may pagkabigla. Nagtataka sila kung gaano kalakas siya kung gagamitin niya ang 100%. Inutusan ni Butler Huang ang lahat na magsimulang magtrabaho at ang mga mas malalakas ay lumapit habang itinuturo niya ang kanyang kamay sa direksyon na iyon. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang durugin ang isang malaking bato at hukayin ang mga materyales nito upang magtayo ng mga pader. Nag-usap ang mga tulisan tungkol sa boulder na may bigat na higit sa 1,000 kilo, na nag-aakalang sino ang makakadurug nito at nagmumungkahi na dapat subukan ni Butler Wang ito mismo. Isang tulisan pa ang nagmungkahi na gawin ito ng master ng Toad Village dahil may dambuhalang lakas siya at madaling mabubuwag ito. Tinatanong ni Butler Huang ang kanyang village master kung ikinababahala ba niyang durugin ang isang boulder, kung saan sumagot si Cheng Delay na hindi niya dapat pinapaparalisa at gawin ang mga ganitong maliliit na gawain. Nagturo din siya upang umatras sila habang hinihila ang parehong mga kamay. Nagturo si Cheng Delay gamit ang kanyang kamay upang tumawag ng kidlat. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lupa na nagresulta sa malakas na ingay at lumilipad na mga debris saan-saan. Nabigla ang mga tulisan at ginamit ang kanilang mga kamay upang harangan ang mga debris. Patuloy na nagturo si Cheng Delay gamit ang kanyang mga kamay at muling sinabihan sila na huwag siyang istorbohin sa mga maliliit na bagay tulad nito. Tiningnan niya sila at tinanong ng rhetorical kung ano pa ang hinihintay nila bago sinabihan silang magtrabaho na. Agad na nagsimulang magtrabaho ang mga tulisan at sinabi nilang aayusin na nila ito. Umalis si Cheng Delay habang binabati siya ni Butler Huang ng magandang araw. Ilang sandali pa, sa loob ng isang bahay, tinanong siya ni Miss So kung ano ang nangyari sa kanya,
kung saan nagreklamo siya na masakit ang kanyang likod. 10 araw ang lumipas, natapos ang proyekto sa konstruksyon, at ang buong nayo ng Toad ay nagkaroon ng bagong itsura. Ngayon, ito ay hinati na sa ilang mga lugar. Ang pinakalabas na lugar ay ang defensive zone, na pinalilibutan ng mga bato at bundok. Mayroon ding watchtower malapit sa pader. Kapag nakita ng taong nasa watchtower ang mga kalaban, agad niyang maya-alerto ang buong nayon. Sa likod ng defensive area ay ang preparation zone. Kung sakaling makalusot ang mga mananakop sa mga panlabas na pader, gagamitin ang lugar na ito upang pabagalin sila. Kasama dito ang working area, horse stable, smithy ng panday, ospital, at iba pang mga kinakailangang pasilidad. Naitayo rin ang isang pampublikong palikuran malapit sa horse stable dahil mahalaga rin ang mga artipisyal na pataba. Susunod ay ang residential area na binubuo ng mga tirahan, bahay, kusina, balon ng tubig, weapons depot, at granary. Pinutol na ang lahat ng mga puno sa labas, at may mga nakatagong patibong sa tila patag na lupa na dinisenyo ni Chin Man. Kabilang sa mga patibong ang horse pits, lassos, at isang partikular na patibong para sa pagkuha ng mga ligaw na baboy ramo. Iniulat ni Butler Huang kay Cheng Delay na halos na ibenta na nila ang lahat ng kanilang pagkain. Naiwan lamang sila ng 100 kilo na pagkain, ngunit hindi na nila kailangang mag-alala dahil hindi ganoon kalaki ang bilang ng tao sa kanilang nayon. Inutusan ni Cheng Delay si Butler Huang na bumalik at ayusin ang gastusin sa pagkain at tirahan para sa iba pang mga tao dahil magsisimula na silang mag-imbak ng pagkain at maghanda para sa pag-recruit ng mas maraming tao. Ngumiti si Butler Huang at sumang-ayon. Isang tao ang nag-ulat kay Cheng Delay na natapos na ang konstruksyon ng nayon at binigyan siya ng sistema ng 1 hektarya ng chili plants at ang pag-unlad ng mga systematic na hayop. Nagreklamo si Cheng Delay na medyo kaunti ang 1 hektarya ng sili. Lumitaw ang system goddess na mas matangkad at mas malaki. Ipinabatid ni Cheng Delay sa kanya na iba na ang kanyang hitsura. Natawa siya habang ipinaliwanag na sa tuwing may malaking pagbabago sa nayon, mag-a-upgrade din siya. Pagkatapos, itinataas niya ang kanyang kamay at inutusan si Cheng Delay na magpatuloy ng matapang at maging hari ng mga bandido. Lumabas ang 1 pop-up box na may listahan ng mga misyon na kailangang makamit. Ang unang misyon ay baguhin ang impresyon ni Miss Su tungkol sa kanya gamit ang hindi marahas na paraan para sa 1 hindi kilalang premyo. Ang ikalawa ay mag-recruit ng 100 tao para sa nayon ng Toad para sa 1 hindi kilalang gantimpala. At ang ikatlo ay kumpletuhin ang 10 pagnanakaw para sa 1 hindi kilalang gantimpala. Samantala, si Gao Feihu ng Flying Tiger Bandits ay nakaupo sa 1 kahoy na mesa na may hawak na tasa, na sinabihan na kung naruroon siya sa eksena, matatakot siya. Idinagdag pa ng 2nd master na nang ginamit ni Cheng Delay ang 1 thunder technique, umalingaungaw siya, at sumabog ang 1 malaking bato, lahat sila ay natakot. Tinanong ni Gao Feihu ang kanyang tagapayo, na nakatayo sa tabi ng 2nd master, tungkol sa kanyang opinyon dito. Ipinaliwanag nito na kinuha niya ang batong ito mula sa bangin kung saan naganap ang pagsabog, at ang marka ay sanhi ng dinamita. Dagdag pa nito na walang ganitong bagay na thunder technique at naalipusta siya. Lumitaw ang system goddess na may pop-out box ng impormasyon para kay Yu Qiu Ran, 1 mahusay na military advisor na 42 taong gulang, na may kaalaman at karanasang manlalakbay. Nalito si Gao Feihu tungkol sa dinamita. Ipinaliwanag pa niya na ito ay katulad ng paputok, ngunit mas mapanira ang lakas, at bihira ang dinamita kahit sa labas ng mundo, kaya walang paraan na malaman ito ng mga tao sa Chin Niu Mountain. Nilinaw ni Gao Feihu na ang ibig niyang sabihin ay nalamangan sila ng nayon ng Toad. Na kanyang tinanggap, bukod dito, tinanong ng 2nd master kung may mga thunder technique na kanyang sinagot na wala. Ito ay ikinagalit ni Gao Feihu dahil sila ay nalamangan at padalos-dalos na nagdeklara ng pagsalakay sa nayon ng Toad. Gayunpaman, inirekomenda ni Military Advisor Yu Qiu Ran na hindi na kailangan magmadali at maaaring asikasuhin ang nayon ng Toad sa ibang pagkakataon, kung saan sinagot siya ni Gao Feihu na nais niyang ilabas ang kanyang galit sa kanila. Sinabi niya na magtatagumpay din siya sa kalaunan, ngunit may mahalaga silang kailangang gawin ngayon, at maaaring maghintay ang nayon ng Toad. Sa paglipas ng panahon, iniisip ni Cheng Delay sa kanyang isipan na mayroon siyang 3 misyon, na mahirap ang pag-recruit,
at ang ikatlong asignatura ay maaaring kumpletuhin ni Chinman at Mandirigmang Lin. Naiiwan lamang siya ng isang misyon, baguhin ang impresyon ni Miss Suying tungkol sa kanya gamit ang hindi marahas na pamamaraan. Ito ay yugto dalawa ng pagnanakaw ng isang babae upang maging kabit ng isang bandido. At kung matutupad niya ang mga magkakaugnay na misyon na ito, makakatanggap siya ng malaking gantimpala. Napagpasyahan ni Cheng Dele na kung nais niyang makuha ang puso ni Miss Su, kailangan niyang maging mahusay na tagapagsalita. Natawa siya at tumakbo, na ipinahayag na hindi siya sumali sa napakaraming dating sites ng walang kabuluhan, at ngayon ay panahon na upang magamit ang kanyang kaalaman ng mabuti. Nalito ang System Goddess. Ilang sandali pa, tumawag siya kay Miss Su. Tiningnan siya ni Miss Su ng nonchalantly na idinagdag ni Cheng Dele na, "Mahal kita." Lumakad si Miss Su na ikinagulat siya. Inisip ni Cheng Dele na iba sana ang kanyang naging tugon dahil sa kanyang isipan, mamumula si Miss Su kapag sinabi niya, "Gusto kita." Gayunpaman, determinado si Cheng Dele na ipagpatuloy ang plan B dahil nabigo ang plan A. Kaya, susundan niya siya at palihim na sasabihin ang mga bagay tulad ng kung saan niya nakita ang magandang babaeng ito dati, ngunit hindi siya pansinin ni Miss Su. Tatawagin niya siyang kanyang sweetheart at tatanungin kung saan siya pupunta. Ngunit siya ay hindi pansinin. Nagpatuloy si Cheng Dele ng walang pag-aalala. Sinasabi sa kanya na mayroon lang siyang isang nais mula sa mundo. Mahalin siya at isipin siya araw-araw. Wala nang masasagot si Miss Su. Nag-iwan pa si Cheng Dele ng ilang tala sa silid ni Miss Su. Buksan niya ang mga ito na may mga salita tungkol sa pag-ibig. Marami sa mga ito ay walang kabuluhan. Nainis si Miss Su sa kakaunting tala na kanyang binuksan, ngunit nanatiling tahimik. Patuloy na binambarde siya ni Cheng Dele ng mga linya tungkol sa pag-ibig. Tulad ng, ang pag-ibig ay masigasig, at, ang pag-ibig ay bulag. Sinabi niya na wala nang mas mahusay na pangako na maibibigay niya, na siya ang pinakamahusay na makikita ni Miss Su. Madalas na nagulat si Miss Su sa mga pahayag na ito. Pinilit ni Cheng Dele na ilagay siya ni Miss Su sa kanyang puso kaysa sa kanyang isipan dahil nakakalimot ang isipan, ngunit palaging naaalala ng puso na mahal siya. Tinawag niya ang sarili bilang kanyang honey. Sa wakas, ipinasa ni Miss Su kay Cheng Dele ang kanyang mga cheque. Na ikinagulat niya, tinanong ni Miss Su kung siya ay may sakit. Naiwan si Cheng Dele na walang masabi sa kanyang pagkadismaya. Nakita si Cheng Dele na malungkot nang biglang tinawag siya ni Shenji. Ipinabatid ni Shenji kay Cheng Dele na nalason si Ling Er, kung saan nagulat si Cheng Dele at humiling na madala siya upang makita ito agad-agad. Pagdating nila, nakita ni Cheng Dele si Shaoling na nakahiga at umiiyak sa sakit, kaya tinawag niya ito. Mahina ang sagot ni Shaoling na maaaring mamatay na siya sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Cheng Dele kung ano ang nangyari at bakit siya nalason. Ipinaliwanag ni Shenji na namumulakaw si Shaoling ng mga kabute sa likod ng bundok at nakain ng isang pulang prutas na nagdulot ng pamamaga ng kanyang bibig, pagkatuyo, at labis na pagpapawis. Ikinalungkot ni Shenji ang hilig ng kanyang anak sa pagkain ng iba't ibang bagay at nangakong hahanapan ng lunas ito. Tinanong ni Cheng Dele kung anong uri ng lason ng prutas na kinain ni Shaoling at ipinakita ni Shenji ang prutas. Kung saan nagulat si Cheng Dele nang malaman na ito ay sili. Tinanong ni Shenji kung alam ni Cheng Dele ang tungkol sa laso na prutas. Ipinaliwanag niya na ang sili ay isang gulay at pampalasa, hindi isang laso na prutas. Sinabi ni Cheng Dele na medyo maanghang ito para kay Ling Er at na nagulat siya dahil unang beses itong nakain ngunit magiging maayos na siya kapag uminom ng tubig. Naalala ni Cheng Dele na kilala na ang sili mula pa noong dinastiyang Kang at nagtaka kung paano nila ito hindi nakilala. Nais niyang kumpirmahin ito at tanungin si Su Ying tungkol dito. Sa susunod na eksena, lumingon si Cheng Dele at ipinakita ang sili kay Su Ying at tinanong siya tungkol dito. May pag-aalinlangan na sumagot si Su Ying na ito ay isang uri ng prutas. Tinanong ni Cheng Dele si Su Ying tungkol sa lasa nito at naisip kung maaari siyang kumita ng malaki sa pagbebenta nito. Ipinahayag ni Su Ying ang kanyang kuryosidad dahil hindi pa niya ito natikman dati. Iminungkahi ni Cheng Dele na tikman ito ni Su Ying. Isinasaalang-alang ang kanyang opinyon. Samantala, naalala ni Cheng Dele na kahit si Su Ying ay hindi nakilala ang sili, na nagpapahiwatig na wala ito sa panahong ito. Naalala niya na inabot ng sili ng panahon bago ito nakilala sa buong mundo,
At nakuha niya ito ng maaga salamat sa gantimpala ng sistema, itinuturing itong isang maluho na bagay na may malakas na kaugnayan sa kayamanan. Habang tinikman ni Su Ying ang sili at natagpuan itong maanghang, inilipat ni Cheng Delay ang pag-uusap. Binanggit na maraming araw na mula nang madakip si Su Ying at naisip kung bakit walang dumarating upang iligtas siya dahil hindi siya hinahangad. Ipinakita ng reaksyon ni Su Ying ang inis at pagkagulat sa komento ni Cheng Delay. Tiniyak ni Cheng Delay kay Su Ying na kahit kung pagtataksilan siya ng buong mundo, hindi niya ito gagawin, idiniklarang pagtataksilan niya ang buong mundo para makasama siya. Malawak na umiti si Cheng Delay. Hindi nagtagal, dumating si Xiao Yu at inanunsyo na tapos na siyang mangaso. Tinanong ni Cheng Delay kung may nahuli siyang kapaki-pakinabang, at sumagot si Xiao Yu na nakahuli lamang siya ng isang kuneho at isang batang babae na nagsasabing siya ay isang katulong mula sa pamilya Su. May isang bata na pumasok sa usapan, inakusahan si Cheng Delay ng pagkain ng kanilang pusa. Ipinahayag ni Cheng Delay ang kanyang pagkabigla na isang batang babae pa ang pumunta sa bundok Qing Niyu. Nakilala ni Su Ying ang batang babae bilang si Xiao Ye at tinawag siya. Ipinahayag ni Xiao Ye ang kanyang ginhawa na buhay pa si Su Ying at binanggit na nabahala siya na baka kinain na siya ng mga ito. Tiniyak ni Su Ying kay Xiao Ye na maayos na ang ginawa nito. Tinanong ni Xiao Ye kung hinayang-hayang siya ni Cheng Delay, kung saan kinumpirma ni Su Ying na maayos siya. Samantala, naramdaman ni Cheng Delay na maaaring may kinahaharap na problema ang pamilya Su, kaya't nagpa siya siyang tawagan sina San Yuan at Xiao Yu upang mas maunawaan ang sitwasyon. Habang lumalabas si Xiao Yu upang mangaso, orihinal niyang balak na mangagaw ng kahit sino, ngunit nagulat siya ng isang maliit na batang babae lamang ang lumapit sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Xiao Ye, katulong ni Su Ying, at ibinahagi na sadyang pumunta siya sa bundok Qing Niyu upang hanapin si Su Ying. Sa kabila ng posibleng panganib, hindi ipinakita ni Xiao Ye ang takot at determinadong hanapin si Su Ying sa lahat ng paraan. Orihinal na balak ni Xiao Yu na ibalik si Xiao Ye sa Fallen Leaf City, ngunit nang malaman niyang mula siya sa Toad Village, ipinilit ni Xiao Ye na samahan siya at sumama sa kanya. Pagkatapos marinig ang kwento, parehong nagpahayag ng hindi paniniwala sina Cheng Delay at San Yuan. Pinag-isipan nila kung bakit hindi siya sumigaw ng tulong kung nakatagpo siya ng ibang tulisan at nag-isip kung dahil sa pagiging gwapo ni Xiao Yu, na biro niyang isinasaalang-alang bilang dahilan ng kanyang tiwala. Inilipat ni Cheng Delay ang pag-uusap at tinanong si San Yuan kung magkano ang halaga ng ransom na dapat hingin mula sa pamilya Su. Nagatubili si San Yuan, ipinaliwanag na magulo ang sitwasyon sa loob ng pamilya Su. Tinukoy ni Cheng Delay ito, at ibinahagi ni San Yuan na ang boss ng 4C Merchants. Si Su Sihai ay walang anak na lalaki ngunit may maraming anak na babae, at si Su Ying ang pinakamahusay at pinakaangkop na magmana ng negosyo. Gayunpaman, ang problema ay ang ina ni Su Ying ay pumanaw na, at ngayon ang madrasta ang may kontrol sa negosyo. Nais ng madrasta na ang kanyang sariling anak na babae ang magmana ng negosyo at may matinding pagkamuhi kay Su Ying. Inisip ni San Yuan na maaaring umaasa silang mamatay si Su Ying sa kamay ni Cheng Delay. Biglang pinutol ni Su Ying ang usapan. Ipinahayag ang kanyang intensyon na umalis at maghanap ng paraan upang makalakam ng ransom. Tinanong ni Cheng Delay ang kanyang desisyon, ngunit nanahimik si Su Ying. Napagtanto ni Cheng Delay na dati nang binanggit ni San Yuan na ang mga taong may kahit kaunting kayamanan ay hindi pipiliing maging mga tulisan. Bukod dito, anak pa nga si Su Ying ng mayamang mga ngalakal. Kinabukasan, umupo si Cheng Delay at sumulat ng isang liham. Habang sumusulat, malakas niyang binigkas ang tungkol sa ransom para sa buhay ni Su Ying dahil maaari siyang kumain ng tao. Sa okasyong yun, binasa ni Su Ying ang liham na humihingi ng 500 na bigas, damit, papel na bigas, asin, alak, at mga libro. Napabuntong hininga siya at nagkomento na hindi naman siya humihingi ng marami at nangako na ipapadala niya ang doble ng hinihinging mga bagay kapag naayos na niya ang kanyang mga problema sa bahay. Matapos ang sandaling yun, ipinaalam ni Cheng Delay kay Su Ying na sina Xiao Yu at San Yuan ay sasamahan nila ng ligtas patungo sa Fallen Leaf City dahil ang lungsod ay nasa humigit kumulang 70 hanggang 80 milya ang layo. Binigyan ni Cheng Delay si Su Ying ng ilang sili at iminungkahi na gamitin ito upang kumita dahil narinig niyang may-ari ng restaurant ang kanyang pamilya na sinuportahan ni Su Ying.
Sa panahong yun, naisip ni Cheng Delay na ginawa na niya ang lahat upang ma-impress si Su Ying ngunit nabigong maantig ang kanyang puso na nagtatanong kung ang puso niya ay gawa sa bato. Inutusan niya silang maghanda na dahil papalubog na ang araw. Nagtagpo muli sina Cheng Delay at Su Ying at inilahad niya ang isang makatang kasabihan na namumulaklak ang mga bulaklak sa kalye ngunit mabagal ang pagbabalik. Pinigilan ni Su Ying si Cheng Delay at nagpa siya na makipag-usap sa kanya, kung saan tinanong ni Cheng Delay kung may nais siyang pag-usapan. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin, na sinabi ni Su Ying na maraming magagandang bagay ang sinabi ni Cheng Delay at ginawa niyang masaya siya, na nagdala sa kanya upang maniwala na baka umibig siya sa kanya. Gayunpaman, pinaghihinalaan niyang peke ang lahat ng sinabi at ginawa niya. Tumingin si Cheng Delay na may pakiramdam ng pagkakasala dahil hindi siya tumugon. Ipinaliwanag ni Su Ying na hindi siya maaaring asahan na makatanggap ng tunay na pagmamahal kung puro peke lamang ang kanyang inialok na damdamin. Binibigyang diin niya na hindi mahalaga kung tapat man siya kay Cheng Delay o hindi, at ganoon din ang pagiging tapat niya kay Cheng Delay. Tinanong ni Cheng Delay kung may nais pa siyang sabihin. Sumagot si Su Ying na bago sila magpaalam, nais lamang niyang maging tapat si Cheng Delay at sabihin ang tunay na nararamdaman niya. Pinag-isipan ni Cheng Delay kung ano ang tunay na nararamdaman na isinasaalang-alang ang kanyang naramdaman noong unang makita niya si Su Ying. Lumapit siya at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Sinabi ni Cheng Delay kay Su Ying na noong unang makita niya ito, siya ay naging matigas at nagsimulang mag-alis ng hininga. Hindi maintindihan ni Su Ying ang ibig niyang sabihin at hiniling na linawin niya ito. Nagulat at naiinis si Cheng Delay sa kanyang sinabi at hindi alam kung paano tutugon. Nakita ni Su Ying na namumula ang mukha ni Cheng Delay at muling tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nanatili siyang tahimik na nagpasama kay Su Ying na naging mainitin ang ulo at hindi na nagbigay pansin, sinabing magtatanong na lang siya sa iba tungkol dito. Naging magulo si Cheng Delay at hiniling na huwag niya itong ikwento sa iba ngunit sa huli ay sinabi niya kay Su Ying na sasabihin niya ito kapag nagkita sila muli. Sa sandaling yun, naisip ni Cheng Delay na si Su Ying ay 17 taong gulang pa lamang at malamang na may isipin siyang ang halik ay maaaring magdulot ng pagbubuntis. Isinasaalang-alang niyang bata at inosente pa siya, na kulang sa kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay. Napagtanto niyang marami na siyang nasabi at nagawa na maaaring magmukhang hanggal o nakakatawa. Nagtanong siya kung ang puso ni Su Ying ay tulad ng isang kailaliman. Naisip pa niya kung siya ay nandaraya na lang sa sarili. Sa gitna ng kanyang mga iniisip, nag-abiso ang sistema ng pagkakatapos ng ikalawang yugto ng pagnakaw ng asawa na may gantimpalang mabigat na crossbow. Gayunpaman, ipinahiwatig ng ibang tala na hindi natugunan ang mga kondisyon na pumihil sa pagsisimula ng ikatlong yugto ng misyon. Habang lumulubog ang araw sa loob ng karuahe, ipinahayag ni Xiao Ye ang kanyang pagkabigla, binanggit na hindi niya inasahan na palalayain sila ni Cheng Delay. Ramdam niya na may bumabagabag kay Su Ying, kaya tinanong ni Xiao Ye kung may iniisip itong mabigat. Tinanong ni Su Ying si Xiao Ye kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng isang lalaki na siya ay matigas, ngunit nag-alinlangan si Xiao Ye tungkol sa salitang yon. Pagdating nila sa Fallen Leaf City sa gabi, tinanong ni Su Ying kung ang puso ni Cheng Delay ay tunay na naging matigas.